3,648 Canadian dollars monthly. No IELTS, no placement fee, high school graduate, male and female. So ano pa guys ang hinihintay natin, di ba? Yan po ang mga jobs bound to Canada. Kahit nasaan ka man, nasaan kang lugar, nasaan ibang bansa ka, pwede kang mag-apply through online or nasa bansulo ka man ng Pilipinas. Kaya tara, samahan nyo na ako, watch na tayo. Trabaho sa Canada. Good morning, magandang gabi po sa lahat na nasa mga sulok ng mundo. At baka ito na hinihintay mo. Baka para sa iyo na ito, kaya tapusin mo na ang video na ito. At applyan mo na ang trabahong ito through online kahit saan sulok ka man ng mundo. Kahit saan, saan bansa ka, nasa saan, Pilipinas, kaya nga mundo, sulok ng mundo. Ang gulo mo, daddy Lou, eh. Pero kung bago ka dito, click mo na yung subscribe button at notification bell para ikaw ay updated pag mayroon tayong bagong video. So ayan, lumalakas na ang hangin. Sana hindi masyado nakakasira ng audio natin yung hangin. Otherwise, take 2 tayo. Unang trabaho para sa mga babae at lalaki 18 years old and above. 3 years working experience po, at least 1 year vocational or college undergraduate. Bound to Quebec po ito, Canada, kaya wala siguradong IELTS. Ito po ay ang extrusion technician. So ito po ay malamang sa malamang wala na kayong IELTS, kasi po lahat na nagpupunta ng Quebec halos wala pong IELTS yan, kaya parang sinisigurado ko na sa inyo, ano? Pero mas may na makipag-ugnayan sa agency. Pangalawang trabaho, doon pa rin po ito, sa Quebec pa rin. Ito po yung calendar machine operator, plastic sheeting. Ayan po, ano, 3 years of working experience, 1 year vocational or undergraduate, ano. Yun na naman yung words na yun, medyo sablay talaga ako sa words na yun, eh. So yung pong mga pangunahing requirements, ito po yung mga sumusunod na kailangan yung mga ihanda, yung mga pangunahin. Valid passport, updated resume, form 137, and diploma of high school. Ayan po, ano, transcript and diploma kung may college or vocational. NBI certificate, employment certificate, PSA birth certificate, tsaka po itong e-service, PEOS certificate, na pwede nyo makuha yan dito sa www.peos.poa.gov.ph. At lahat po ng link na yan ilalagay namin sa description box, pati po yung link ng ating mga agency. At yun naman pong mga currently working sa Japan, na nasa Japan, kailangan po yung JETCO. Alam nyo po yan, ano, kung ano ibig sabihin JETCO certificate, yung mga nasa Japan, tsaka po yung audit form. Ayan, alam nyo yan kung nasa Japan kayo. At matatagpuan po ang agency nila sa number 138 CPDC Building, General Luna Street, Barangay Ususan, Taguig City. Open po sila ng Monday to Friday, mga kababayan. 8 a.m. till 5 p.m. ng hapon. Make sure lang po makipag-ugnayan sa kanila, ano, sa agency na ating babanggitin, para sa karagdagang impormasyon po. At doon naman po sa mga walk-in applicant natin, makipag-ugnayan pa rin po sa house rules nila, ano, sa mga restriction nila. So kailangan nyo po makipag-ugnayan sa kanila at alamin kung ano yung mga bawal at hindi. Ito po ang binabanggit kong agency. Ito po yung Chartreuse Prime Recruitment Specialist with POAA license number POAA-191-LB-111414-R. Yan po, importante po ito, ano, kasi kaya ko po binabanggit itong POA number license, na sa ganon ma-double check nyo, ano, at sila po ay legit talaga. So yan, ano, malaking bagay po yan. So move po tayo sa next agency at mga trabaho. Pero sana nandiyan pa kayo, nandiyan pa ba kayo? Stay with me guys, kasi marami pa tayong trabaho yung babanggitin, at saka ito eh maaaring isa na nga ito sa inyo mga hinahanap. So ang kasunod na trabaho natin, ano, must be at least high school graduate po, 5 years work experience, male po ito. Ito po ay ang sand molder. Ayan po, ano, sand molder po yan. So ganun din po, ano, itong mga babanggitin ko, kakasama po itong agency, itong huling may dalawa pa silang trabaho, may isang trabaho pa. Ito po yung para naman sa ating mga welder at mga kabakal natin dyan, yung mga kabakal natin, yung mga sa mga sulok ng mundo. Ito po isang pagkakataon nyo. Ito po ay high school graduate, minimum of 5 years of TIG working experience. Sa TIG po, ano, GTAW, stainless steel.
At dapat marunong po mag-operate ng manual or semi-automatic welding equipment kagaya ng Jitaw, Jimaw, Epcow, Ismaw, Mamaw. Wala po yung Mamaw. Wala po yung Mamaw. So kailangan marunong kayo mag-operate nun, ano? So ayan. Muli po, mag-iingat po sa mga scammers. Nagpapaalala lang ako, ano, mag-iingat po tayo sa mga scammers. Kasi ay, alam nyo naman, usong-uso yan, ano, lalo na yung mga tumatawag sa inyo. Ito pong binabanggit kong trabaho na ito ay pwede nyo pong matagpuan sa kanilang website sa iPumps. iPumps po ang may hawak nito, ang ating sinashoutout lagi na iPumps, at napakaraming napaalis na rin. So nandun po yan, makipag-ugnayan po kasi kayo sa kanila or sa how to apply. Meron po tayong video niya, panoorin nyo yung ating mga lumang video nandyan, mga lumang video natin. So ayan, ano, okay. Ang paalala ko po ay lagi nandito, lagi ko pong binabanggit, huwag ko pa kayo makukulitan sa akin sa pagpapaalala sa inyo. Dahil po nagkalat ang mga scammers, lalo na po yung mga makikita nyo sa online, lalo na sa mga FB, ano? Hindi po lahat ng pinupost dyan ay legit, kaya po mag-iingat kayo, be aware po tayo, ano? Bago po tayo gumawa ng mga desisyon, eh kailangan po natin siguraduhin, magtanong-tanong, makinig, mag-usisa. At pwede rin nyo po akong ma-reach sa aking FB page sa Facebook, Daddy Lou po yan, Daddy Lou ang aking FB page. Sa para po sa mga katanungan at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Pasensya po kayo, ano, sa aking abot ng makakaya. So ipi-flex ko lang po, ano, itong mga paalis, ipi-flex ko na rin. At syempre, marami po sa ating mga kababayan na nagko-comment na rin sa atin, nagme-message sa atin, naiinip na sila para silang nag-aalala at nawawala ng pag-asa. At kasi nga, marami pa rin sa ating mga kababayan nagko-comment dito na ang Canada ba talaga ay bukas or tutuloy-tuloy pa ba ang hiring nila or nagpapapasok pa ba. Okay, papaliwanag po natin, ano, doon po sa mga paalis at naiinip, lahat po kasi ng mga dumarating dito sa Canada, sila ay dumaraan sa quarantine na requirements ng gobyerno ng Canada. Bago po sila makuha ng kanilang employer at bago magsimula sa kanilang bagong journey, trabaho at anumang agenda, sila ay kailangan po sumunod sa requirements ng gobyerno na quarantine nga at pati na rin ang mga employer. So yan, ano, requirement po yan dito sa Canada. At dahil natatagalan nga, natatagalan po sila kasi po hindi po, ano, eh, meron po lamang na mga hotel na approved ng government ng Canada ang pwedeng magamit para sa quarantine, ano po. At ito po ay inaayos ng mga employer at hindi po lahat ng hotel ay pwede, no? Kaya po huwag kayo may inip kasi marami po ang gumagamit ng mga ito, ano, marami po nakabook, maraming gumagamit kasi yun lamang pong approved list ng hotel sa mga kailangan magamit, ano, hindi po lahat ng hotel, nasabi ko na yan. So imagine po, ano, imagine nyo, bago matapos ang quarantine ng isang tao or ang isang room, kung sila man ay tatlo sa isang kwarto or dalawa, bago matapos yun at magamit uli, syempre po 14 days, di ba? So medyo matagal-tagal po siya, ano, matagal-tagal po siya bago mabakante. Ay, ang pagpabubuking po niyan ay medyo mahirap-hirap din kasi nga fully booked po yung mga hotels na yan, eh. At marami rin pong mga requirements na kailangan sundin ng employer na kailangan nila i-submit. Kailangan nila yan dahil sa pagbubook sa inyo, ano, sa inyong mga nakapaalis sa para sa quarantine. Kaya huwag po tayong maiinip. Darating po ang panahon, darating lahat yan, lahat po yan ay may katapusan. Kaya po, good luck. At syempre, share po natin ang video na ito para naman po sa ganun makatulong tayo sa iba at nang maabot sila ng itong ating balita na ito. Salamat po sa inyo sa pag-share niyo. Salamat po, kahit wala pong like, share lang, okay na po yan. At kita-kits po tayo sa next vlogs and happy weekend po and good luck. God bless po. Daddy Lou signing out. Sana hindi mahangin.
You go first. Because I have my camera. Go. One. Okay, let's go.